Sa drama ni Jimbo at China, pag-usapan ang problema ng pamilya. Pwedeng mag-jowa, pwedeng mag-asawa, malungkot masaya, halika dito ka. Nanamayang ka namin, sabihin mo sa amin, kami na ang bahala, pag-usapan yan natin. Masusolusyonan natin problema mo, kaya sabihin mo sa amin ang lahat ng anong dapat mo. Same, same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawang sabihin radyo, sabihin mo! Alright, mga bangga, kamusta naman ang lahat? Nako, ilang kembot na naman. Uwi, ana! Ang saya-saya! Sana all sila! Ay, nako, eto, syempre sa lahat din ng mga panggapo natin dyan, na ngayon partner, no, ay, nakamukmuk dyan sa isang sulok ng bahay nila dyan. Ano ba? Ano ba problema mo? Nako, dapat di ka na mo problema. Walang bago lagi, no? Laging luma. O eto, ganito gawin natin ha, para maging masayang araw mo at yung ganap mo sa buhay, kunin mo yung cellphone mo at i-download mo ang Arena Plus app. Ay, yun naman pinakamaganda mong gagawin. Alam mo kung bakit? Bakit? Ang Arena Plus po ang hottest online sports betting platform na talagang mapapabago ang paraan ng paglalaro mo. Aba, kakaiba yan, no? I know. Eh, syempre, ito, ngayon taon, partner, ha? Ngayon taon, bilang suporta ng Arena Plus sa mga Pinoy na atleta natin sa Paris Olympics 2024, inilunsad ang ginto para sa ating mga atleta partner campaign. Kaya ikaw din, pwede mo rin itong suportahan ang mga kababayan nating atleta kasama ang newest ambassador ng Arena Plus na si gymnast and Olympian Carlos Yulo at boxing champ Yumir Marshall. Ang taray naman talaga. Ibang level yun ha. Gusto natin yan. And mangolekta ka ng 2024 daily rewards gamit ang Arena Plus mula po July 15 hanggang August 11 as Olympics payday. O yeah, ito rin yung mga kastig natin sa Arena Plus. Eh, hindi mo rin na kailangan pang maghanap kung saan-saan na kung anong latest scores. Yes, truly. At may mga resulta ng mga inaabangan mong laro worldwide. Dahil sa Arena Plus app, kumpleto at always updated ka, nakasama sa mga exciting na games ang PBA, NBA, ano pa? PVL, o soccer, paborito mo to, Sheena. I know, right? Basketball, volleyball, boxing, at marami pa. Yun ang maganda. Alam mo ba, pwede mo rin po masubaybayan ng mga live games ng local and international sports properties. Mapa web-based yan or mobile applications. All-in-one na talaga to, partner. Kaya sure na sure tayo dito, mga ka-stick. Ah, syempre, Arena Plus yan. Kaya i-download mo na yan. At sa mga certified sports lover natin dyan na nakatutok ngayon, yeah. Eto na, no need na lumabas pa ng bahay. Really? Kung anong mga pwede mong gawin dyan. O eto, kahit nasa loob ka lang ng bahay, pwedeng-pwede kang makapaglaro. Eh, yun ang gusto natin. At syempre, dun tayo sa legal. Ayaw natin ang hassle sa buhay, partner. Kaya ito po ay lisensyado ng PAGCOR. So, secured ang gaming experience dito. At dahil gusto naming astig na astig talaga ang datingan natin. Ano? Ito na, partner, ang mga official endorser ng Arena Plus, kaastig mo. Sino? Ang multi-awarded Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA. Ito si Scotty Thompson ng Barangay Ginebra, San Miguel at ang Pinoy Pride na umaariba sa mundo ng NBA. Siyempre, itong phenomenal Phil-Am basketball star na si Jordan Clarkson ng Utah Jazz. Ang bongga niyan. Ito pa pinabongga dyan, partner. Ano yan? Dahil meron tayong pa-background music. Ah, siyempre, sige, habang sige. Naglalaro ka, hindi pwedeng boring. Tama. Ito yung halina sa Arena by Glock 9. Pakinggan natin, partner. Pasok! Sa Arena Plus! Nako, eto partner ha, sa lahat din ng mga ano natin diyan yung mga kastig natin. Oh, Arena Plus ang official gaming partner ng PVL, STL at MPBL. Kaya sa mga astig natin dyan, mga listeners natin, viewers and followers, at syempre yung mga team bahay natin dyan, pwede mo nang i-download ang Arena Plus app. Ganon kadali. O, available to ha, sa App Store at pwede mo rin mapanood yan sa arenaplus.ph sa Arena Plus.
Astig sa Sports! Oy ha, paalala ha, para to sa mga 21 years old and above. O, oh, pagbagets, wag muna. Keep it fun, game, responsibly! Oy, speaking of responsibility. Ayan, ako partner, galing mo sa segue na yan ha. I know, oh, right? Paano yan? Ano yan? Eto ka, naku partner, makaka-relate ang mga nasa 30s, o yung mga working, no? Okay. Kasi partner, itong namumroblema ay isang, hindi naman masasabing bagets, pero ano to? May trabaho nasa, na. Oo. Nagtatrabaho na, okay. Ang sabi niya rito, pagkaka-describe niya sa sarili niya, middle class daw partner. Mm-hmm. O, so, hindi siya sobrang hirap, di rin naman siya sobrang yaman. Sucks lang, ganun. Sucks lang. Ang problema, sinalo niya ang lahat ng responsibilidad. Mm-hmm. Gusto niya ngayon na magpamilya na. Okay. O, mag-ipon. Kumuha sa ng sasakyan. Pero, hindi niya magawa dahil ang kanyang nanay ay nakadepende sa kanya. Ngayon, eto ka. Ang sabi, nataasan ang sweldo niya, partner. Okay na. Okay. So, tinaasan. Mm-hmm. Masaya naman daw siya ang problema. Ito bumabagabag sa kanya. Sasabihin daw ba niya sa nanay niya na tumaas ang sweldo niya? Or hindi na? Teka, parang hirap ng ganyan. Kasi kapag sinabi mo, Ma, tumaas na yung sahod ko. Ah, ganun ba anak? Teka anak. Meron tayong binili si Papa mo ng aircon. So, pwedeng ikaw na lang muna magbayad ng mga pang-ano natin, kuryente. Naku, patay, no? Naku, alam mo, ayun yung mahirap. Feeling ko, depende sa setup ng pamilya ninyo. Mm-hmm. Diba? Kasi meron talaga, may nag-exist naman na ganyan yung inuobliga yung mga anak. Meron din naman mga magulang na hindi naman inuobliga. Lalo na kung, diba, living with parents siya. Yes. Doon siya nakikita na. Yun, actually. Kung may kapatid, wala naman nabanggit, kung may kapatid, kayo mag-usap magkapatid. Pwede. Para paghatian nyo kung ano man yung kasong sabi niya, siya raw ang sumasalo ng lahat ng responsibilities Feeling ko, depende sa pag-uusap. Ang pangit naman kasi para nakakonsensya naman kapag hindi mo sinabi na, kasi tayo, kapag tumasahod natin, kasi hindi pa natin naranasan yung ganung pag tumaas. Oo, kasi hindi pa tumataas. Kasi kapag ito, pag naramdaman natin tumaas sa sahod natin, sasabihin ko, Ma, ako rin. Grabe, sa loob ng ilang taon ko dito, tumaas yung sahod. Magpapakain ako kapag tumaas ang sweldo ko, ako, partner. Ako, try ko, partner, na magdala ko dito ng lechon belly. Ay, hindi lang lechon, ay padadala ko dito. Tao. Tao talaga. Lahat ng siga sa amin, padadala ko dito. Ay, grabe. Kapag tumaas ang sweldo ko. Siguro tama ka doon, no? Depende pa rin sa tao, yes. Depende pa rin sa kanya. Kasi tayo, iba tayo kapag nataasan tayo kasi open tayo sa magulang natin. Konting lang, uy, alam nyo ba, meron kaming tama, ganito. Tama, ma-promote yun ng konti. Yes. Tapos merong binigay sa isipos ng ganito. Sine-celebrate ka ganyan. Oo naman. Diba? Baka may pa-banner pa sa bahay pwede, namin. Pwede, may bandang musiko sa amin. Pero sa'yo, ate, Kuya. Ah, kuya ba? Kung anong, ikaw makakaalam yan . Oo. Diba? Siguro kaya siya nababother dahil nape-pressure lang siya. Mm-mm. At saka, ang hirap kasi. Timbangin. Tama ka kasi. Tama rin naman kasi siya. Lalo na, kailangan niya na mag-ipon. Yes. Nagpa-plano na siya magkaroon ng pamilya. Oo, diba? Alam mo, syempre, kailangan natin yung savings. Hindi naman lahat. Kailangan ibigay natin sa ating mga minamahal sa buhay. Pero kasi ako, ganun ako . Nahati ko talaga . Kailangan mo kasi. Meron talagang ano. Medyo hati kasi opinion dyan sa ganyang bagay, partner. Yung iba kasi, ini-insist nila na, hindi, dapat di kami magbibigay. Pero kasi, magulang mo rin naman yun . I mean, depende sa sitwasyon nyo, no? At saka, paano ba sabihin sa'yo? Baka naman mamaya, minumura ka ba na, hoy, magbigay ka. Talagang obligado ka na, no? Alam mo sagot dyan . Kung ang nanay mo ay ganun, mag-isip ka. Pero kung hindi ka naman obliga, di sabihin mo. Kasi kumbaga matutuwa sila dyan . Lalo na kung nataasa ka ng sahod. Totoo. Kasi nakikita nila yung paghihirap mo sa buhay. Correct. Ikaw, bibiyahe ka. Di ba, magkocommute ka. Mababasa ka ng ulan. Mababaha ka. Lahat ng Di ba? So, sabihin mo na lang. Sabihin mo na lang din. Oo. Tapos sabihin mo na rin yung plano mo. Ma, yes, eto, meron akong nag-open ako ng banko, Ma. Meron akong savings ngayon. Ngayon na to, mag-iipon ako, Ma, ha? Kasi lahat naman tayo, gano'n naman, Ma, yes. Mag-iipon na ako kasi malapit na akong ikasal, Ma. Malapit na, okay, gano'n. May plano na ako magkaroon ng pamilya. Maintindihan yan ng mga magulang natin, di ba? Di ba kasi yung paalam ko sa nanay ko dati. Paano sabi ba paalam ko, Ma, mo? Ang dami kong obligas sa mga Ma, ang dami ko na buntis. Gano'n. Paano ko natin itong sustento? Nako, patay tayo dyan. Depende kasi yan . Sa amin kasi walang walang utos. Mm. Alam mo, Matik,
kami mismo yung mga problema na, uy, teka lang, walang ano, ganito. Na hindi nag-ano ang nanay. Na hindi sila nagsasalita. Yun yun. Kumbaga kasi, ikaw kung mismo, paano kayo lumaki sa pamilya ninyo, ganun yung magiging patakaran yes, ninyo sa future, di ba? Kung nasanay kayo na ganito yung setup nila, gagayahin nyo din. So ganun, depende talaga sa environment ninyo. At maintindihan ng pamilya natin yan. Yes. Kapag halimbawa, syempre ikaw, tumatanda na tayo, sasabihin niya, oh anak, ano bang plano mo sa buhay? May ganun na rin, magsasabi rin ng magulang mo. Sabi ko, eto ma, yung pagkakataon, swerte mo doon pag tinanong ka. Ma, eto, mag-iipon na ako. Yun, di at least malalaman na magulang mo na, teka, hindi na dapat tayo mag-ano sa kanya ng gantong kalaki, bingi. Kasi alam ko, syempre tayo naman din ng ano, matutuwa kapag nagkaroon ng pamilya, no? Di ba? Nagkaroon ng apo, di ba? Ganun naman tayo eh. So, kung ikaw, sabihin mo na lang, wala namang maging ano yung problema. At tapatin mo yung mother mo na meron ka nang plano sa future. Yeah, perfect. Diba? Walang magsusumbatan, ha? Never din tayo na yung isapilitan. Pangat yung ganun. Kasi ang dating, ang sama ng loob mo, wag na. Wag mo nang gawin kung masama loob mo. Kaya, tingnan mo yung mga sagot ng ating mga panggapart na sabi niya, o may sumang ayon sa'yo, Shino. Ang sabi niya, tama, si DJ Shina, depende yan sa nanay. Yan, may mga nanay kasi na mahilig mangutang, ha, mangutang. Siyempre, kailangan din niya magbayad ng utang, lalo na doon sa mga dumadaan sa atin every morning, no? Yung ano, ha, 5-6, ano? Okay, madalas siya, kakatok sa inyo. Ganun, di ba? Sabi, may ganun sa amin, naaalala ko tuloy. So, di ba, may ano rin, tulong natin sa magulang natin. Siyempre, yung hiniram naman yan, hindi naman yan pinangsugal. Maliba kung nagsusugal yung magulang mo, yun ako, patay. Doon na tayo may ekis kapag pinanglulustay na sa droga, di ba? Kung ano man yung vision niya, di ba? Sa mga, kung manginginom man yan, o nagtotong itch. So, nasa sa inyo, ha? Depende talaga yan kasi, di ba, ang sweldo naman, hindi naman talaga yan obligadong sabihin. Kahit pa sa jowa ninyo, sa friends, or kung kanino man. Pero nga, depende sa setup nyo. Sa amin kasi, ganun kami ka-open. Swerte nga kayo, eh. Swerte rin yung magulang mo sa inyong magkakapatid, no? Kasi nga, hindi sila umiling, pero alam nyo na yung, ano, yung dapat gawin. Oo. Tulong kayo. Mati. Bisa mag dito, may blue check, oh. Sabi niya, sabi ni Nikki Cabiara. No-brainer naman yung tanong. Siyempre, hindi naman sinasabi ang sweldo kahit kanino. Ganun ba? Depende. Kasi partner, kumbaga ano yun eh, respeto, yung etiquette ba, hindi mo naman dapat tinatanong ang sweldo ng isang tao. X talaga yun na kumari, uy, magkano sweldo mo? Hindi dapat. Eh kaso kasi meron kasi... Pero ito kasi family naman. Kasi merong nanay at tatay, ano, Nikki, na nagtatanong, oh, magkano na sweldo mo ngayon? Ilang taong ka na sa trabaho? Magtatanong din yan eh. May mga magulang nagtatanong. So, depende talaga. Depende yan sa magulang talaga. Depende rin sa tono, di ba? Parang yun nga, kung i-example namin, yun nga kasi sa amin, ang tono namin, eh, lambing. Kumbaga, ang tanungan, hindi yung, oh, yung magkano sinusweldo mo? Magbigay ang 2-5, mabayaran ko na yung ano, hindi, yung sa kuryente. Hindi naman ganon. Oh, magkano na ano mo? Balita ako na, ganito na. Ganon. Parang ding ano yan eh, ang mga magulang, magaling ding magbudol yan. Diba? May pambubola. May pambubola. Nak, ang ganda mo ngayon. Nak, yung ulam natin ngayon, mungga pa kadagdaga mo ng fried chicken. Ganyan. Yan ang mga magulang eh. Pero di ba, ikaw rin, kasama pamilya mo yun eh, kakain ka rin naman. Ay, pagbigyan mo yung mga ganyan. Sa mga simpleng pamamaraan eh, matutuwa ang magulang mo. Basta yun lang. Walang pressure, walang manggigil trip. Wala. Yun. Kusa, di ba? Kusang loob. Walang kahit anong pampupwersa. Ganun ang pag-ibig. Tama ka dyan, partner. Swerte mo. Oh, well. Ako nga eh, di ba? Ako ang swerte. Ilang yung magkakapatid? Lima. Oh, lima. Ako nga, di ba? Nag-iisang anak. Pero hindi ako na-stress. Tingnan mo nga, oh. Bata-bata pa akong tingnan. May nagtatanong, partner. Magkano resweldo natin sa energy? Nilakpasan ko na nga eh. Pero gusto nyo malaman. Alam nyo, ang pagiging DJ, ano naman talaga eh, madiskarte kasi tayo. Teka, ito ang sasagot dapat. Sinasabi na nga namin kanina eh. Ito. Ayan mo kay ano. Magkano ang magandang sagot dito na ano? Sagutin nyo nga. Magkano sweldo nyo? Hindi makakabuhay ng ano. Iangat mo ayaw akin. Ayan. Pag-usapan natin. Ipag-usapan natin ang mga sweldo. Pero wala nang bookingan. Okay lang tayo dito. So, anong pinaliwanag nyo? No? Pag may nagtatanong ng ganyan, anong sinasabi nyo? Pag kunwari, tinatanong sweldo namin. Kasi
Kasi ganito yan, akala ng karamihan kapag DJ ka, mayaman ka. Laki ng mayaman ka. Oh, big time, big time. Akala nila kapag DJ ka, hindi ka nakakatanggap ng disconnection notice. Yes. Wala kang utang sa mga loan. Akala nila, diba? Pag DJ ka, hindi ka gumagamit ng mga, kunyari, S-Pay later. Yes. Di ba nung mga... Diba, mga last pay later, yung mga correct. Ganyan, yung mga pati yung mga TikTok Bilis. Pay later. Bilis! Yan, ako, patay tayo dyan. Akala nila, hindi tayo gumagamit, hindi tayo nakakaranas ng mga ganon. Na mga nanghihiram, diba, nang nangungutang. Yes, so, paluwagan, di nila alam yan. So, siguro to give you guys no an idea kung more earliest, diba, hindi, syempre, hindi naman sasabihin yung babang-baba. Ano yung naririnig kung... Ano yun? Ah, merong ano doon sa baba. Alam mo yun? Pagpasok natin. Ah, may construction. Sabi ko, ano na? Oh, tinagal ko yun. May ako, saka lang. May naririnig ba kung hindi nyo naririnig? Meron na yun. Okay, meron na. Totoo, meron sa baba yun. Sa baba. Ano yung naririnig ko? Ah, hindi, kasi, pasok pala dito. Merong kasi ilang, under construction. Oh, ano, under, renovate yung ano natin. Oh, gaganda na yung ano namin, na building namin. Huwag kayong ano dyan. Abangan nyo yan. Gumaganda na. Totoo. Pero for the meantime, hinihingal muna kami kasi nga under renovation, walang elevator. So akyat third floor kami ngayon, di ba? Exercise ba? Okay. So mabalik tayo. Okay. So yan, nakakaranas po kami. So imagine niyo na lang, nakakaranas po kami ng ganung mga bagay, no? Mm-hmm. So nagigipit din kami. Yes! Tama. Nako, kung yun, makikita niyo lang off air, nako. You know. Si Jimbo lang naman ang mayaman. Oy, dito talaga. Oh, si Jimbo. Ay, nako, talaga. Wala. Si Jimbo pinakamayaman dito. Sinasabi ko lang talaga sa inyo. Ayun nga. Pahambol lang talaga ito. Si Jimbo, buti si Jimbo, pahambol lang. Grabe, no? Minsan nakakainis siya, pero pahambol lang talaga siya. Ito kay Chicks, teka lang. Ulitin dudugtungan ko na yung sinabi about sa mga nagtatanong sa sound natin. Tandaan niyo po, ang mga DJ, hindi po kami Lord. Hindi po, nakakaranas din po kami ng hirap talaga. Totoo naman, gipit. Minsan ang pagkain din namin, minsan ano lang, hotdog lang yung tanghalian namin. Totoo, ha? Ganun naman. Bakit? Masarap naman yun, ha? May mga ganun talaga. Kumbaga kasi iniisip nila, baka steak, nako. May mga ano, pork chop, tsaka ano yung mga chicken yung nakain niya. Ang taray. Hindi na, nagpunta ako kila Jim, di ba? Ang ulam nila, caviar. Diba? Wow. Grabe. Ko, grabe naman to sila, Jim. May pa-wine pa nga. Yan, may wine. Oo, yung sparkling, yes, white wine. Sabi ko, diba? Jim, grabe na. Sabi niya, hindi, sige lang, anuhin mo lang mamaya, maglalabas ako ng filet mignon. Ay, teka lang, ha? Alam mo, naka-live tayo, baka mamaya yung mga nanonood sa akin. May mga pinagutangan ako, Jim. Ano, marami ka naman pera. Nagtanong ako ng asin, sabi niya, ay, hindi, may oregano dyan siya. No. Anong asin? Meron siyang Himalayan king salt. Meron siya. Ganun pa kayo. Oo, ano, di ganyan. Ay, nako. Tapos nung sabi ko, Jim, umaga, pag ano, pandesal, ganyan. Oh. Sabi niya, hindi, Kuya Chicks, maglalabas ako ng Eggs Benedict. Ang social. Ang social, habang nag-chocolate pa nga tayo, ay, oo. Meron pa siyang croissant. Croissant. Sabi niya, sabi ko, Jim, ano nga, baka meron ka dyan croissant? Sabi niya, Kuya Chicks, ano ka ba? Parang baka mamandiri sila sa'yo. Croissant. Sabi. Ano ba? Ano ba? Baka iba isipin sa akin. Sana po maniwala. Huwag kayo maniwala. Croissant. So, yan, no? So, nakakaranas din kami ng mga kagipitan sa buhay. At totoo, di ba? Yung mga disconnection notice. Yes, totoo. Ganun talaga, di ba? Kung baka tao rin kami. Tao rin tayo. Pag umutot kami, mabaho din. Yes, Minsan nga, pag nasa labas kami, pag nagmamadali, tinatawag ng kalikasan kung saan kami bumabanat. Di ba, Gina? Huwag mo naman kami igay. Sorry. Huwag mo naman kami igay. Ay! Nangangatok pa ako ng mga building sa Ortigas para lang maki CR. Naalala mo yun. Alam ko yun. Yung ba yung tinawa sa mga guard? Alam ko yung kwento na yun. Yung guard yung kinuha. Medyo nadudugyo tayo sa kwento na yan. Grabe, pagbaba sa akin ni Kuya Chico, bigla akong naramdaman yung tawag talaga ng kalikasan. Kumatok ako sa mga kondominium doon sa strata. Nakakahiya. It's a perfect. Kasi sarado na yung mall noon eh. Hindi natin mapipigilan yung ano eh. Ayun na nga. So ngayon, ganito yan. Yung iba, sa trabaho naman din namin, kapag ka sobrang napakasipag mo at dinapuan ka rin ng swerte, yan, pwedeng yumaman ka din.
example, yung mga racket. Hosting, tama nga, hosting. Hosting, kaya po pagka may mga events kayo diyan, ha. So pwede niyo kaming kunin. Siyempre with a fee 'yon, 'di ba? Alam naman libre-libre na. Wala nang libre ngayon. Mag-host kami ng mga events niyo. So 'yan yung mga racket namin. So yung mga racketero at mga racketera, sila yung mga parang sa ibang stasyon 'yan. Oo nga. Okay. Oo nga. Kasi paalam na nga. Okay. Nabalitaan niyo na ba? Oo nga. Congratulations. Congrats. Diba? In fairness naman. Nakakakilig yung video nila. Oo, si ano. Hindi ko tago natin si gusto ko lang bati si Jesse Guillam. Congratulations, girl. Deserve. Si Rocky Terra. Deserve. Na pinanghalaanan naming Chuchu Buday nung unang panahon. Okay. Isa sa mga unang nabuli. I know. Kasi, di ba? Ang ganda ng story din ng buhay. Mabait yan. So, yan, di ba? So, kapag kayong rakete, ang dami mo mga rakit, dyan, pwedeng yumaman. Di ba? Kunyari, Lindsay. Ayan, di ba? O, pag naka-follow kayo kay Lindsay, ano, every week nakakakita kayo ng mga... May hosting, di ba? O, yan. So, may business pa. So, may bayad yun. Di ba? Yes. Eh, ang sipag ni ate mo. So, alam mo yun? So, yun. Kami ba, nakakakita ba kayo ng mga posting namin ng mga hosting? Tuwing Pasko lang yata. Bibihira, di ba? So, ano yung hosting? Nakakain ba yun? Oo. Yung iba kasi nag-i-inquire. Eh, kaya lang ako, hindi kasi ako nag-host ng mga... No. Ang mga inquiry nila, intimate events kasi, kasal. Ayaw mo ng mga intimate? Oo. Yung mga... Oo, okay lang yung mga concert, ganyan, yung mga corporate events, okay lang. Pero yung mga... Si Jimbo, corporate events. Ayun, ako, ayan. Hanggang barangayan lang ako. Grabe. Habi na malata mo ako, ha. Bakit? Alam mo, Gina, kaya pag may naging course, pinapasok ko agad kay Lindsay, diyan kakakilala eh. Okay ito si Jimbo, diba? Pag corporate events. Okay, kaya kung gusto nyo, kunin nyo kaming tatlo, pwede naman yun, di ba? Pwede din, guys, sige na. Oo, di ba, package na yan. Gusto nyo kahit weekly pa. Ganyan, di ba? Pwede yan, no? Kung gusto nyo, mag-DJ si Jim, ganyan. Sakla, tapos kami ni Sina mag-host. Yeah, pwede. Oh. Pwede, di ba? Oh. Kaya sa mga kami. Plano magpakasal, kung ano man yung ano, plano nyo sa buhay, tawagin pwede, nyo kami. Pwede, kahit sa patay pwede kami. Ay, alam mo ba nag-DJ ako sa patay? Ano tinugtog mo? Pilipin? Hindi, hip-hop talaga. Hindi, hip-hop. Buhay ka. Hip-hop. Hip-hop talaga. Gulat ako dun, yung mga R&B. Oo nga. Eh, depende naman sa trip nila yun eh. Mabuhay ka. Huwag lang bumangon yung patay. Hindi ba ganun? Hip-hop? Hip-hop talaga. Kasi nga, ano mga hip-hop yan? Sa bata pa eh. Kumanap ka ng sa puso ko'y nag-iisa. Depende sa kanyang trip. Hindi yan yun. Ano ba? Yung mga ano. Gen Z ba? Ah, Gen Z. Bata pa nga. Kawawa. Ganja, mga, ganja, ano, Buda, Buda. Hindi naman Jolo. Ano yun? Social, ano ba? Social ba? Yun, oh. Ah, social. Paano ba yung mga social yung mga, na mga hip-hop? Nicki Minaj, mga ganyan. Tapos yung mga... Mga basang-basa sa ulan ba yung Nicki Minaj? Hindi, ano? Hindi ba? Hindi ba? Pinapaalis na tayo. Alam mo, hindi ko na alam kung paano ko gagawin to eh. Alam mo kay Chico? Oh, hindi na pala. Ang bait na nga ni Mavi, di ba? Teka, Pet, paano magagawin ko dyan? Magaling kang discarte mo dyan, di ba? Wala, tatanggalin mo yan. Ipiplay mo na yung, ano, yung bayad. Ang galing mo talaga. Okay. Anyways, sige, bye. Maraming salamat kay Chico. At nasa Lumoco. Kasi hindi ko alam kung paano ko paanin to eh. Ay, nako. Asha? Sabi raw, huwag kami Kuya Chico, mayaman ka. Yan, mayaman talaga yan, Kuya Chico. Tsaka may sinabi naman sa lipunan talaga, matagal ng DJ yan. Hello, yung mall. Yung bahay nga nila mukhang mall eh. Mayaman yan, kala nyo. Kaya lahat ng mga kaibigan niya, pati magulang, natatakot sa kanya pag pupunta ng bahay. Oo, yung rep nila, kasha ka dun. Apat kayo. Ay, nako. Exit na tayo, partner. No? Salamat ha. Yes. Sa mga na-OT tayo ngayon ha. Sige, maraming sige. Salamat sa inyong mga bangga. And bukas ulit magdaldalan tayo susunod na The Monarch of Philippine Radio. Walang iba kundi si Kuya Chico! Kaya kami po ay exit na mga bangga. Nakasama at nakapili ninyo nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbolicious DJ. Ako po si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? Na same pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Bangga, huwag sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Here is
is Bangas Power Play Song. Power Play Song.